So, andito na naman tayo mga kabadzok. So, medyo na-delay or natagalan tayo ulit bago nakapag-video kasi nga kinasal tayo mga kabadzok. So, kinasal kami ngayong December lang. Kaya, mention na kayo guys kung ngayon lang ako nakapag-video ulit about R5175. So, ngayon isi-share ko naman sa inyo ngayon at pag-uusapan natin kung ano yung advantage at saka disadvantage ng R5175 simula nang binili ko siya hanggang ngayon. Iniisip ko, ano pa mas magandang unahin? Advantage or disadvantages? Yung mga magaganda ba? Or mga sabihin na nating issue na normal lang naman nangyayari sa mga motor. Especially sa mga scooter. So sige, unahin mo natin yung mga advantage at saka yung mga masasabi nating magagandang bagay. Bakit RFI 175 pa rin talaga? So unang-una, pag-usapan natin is yung looks. So actually 2 years and 2 months na si Anver. So Anver yung pangalan ng ating RFI na matlo. So 2 years and 2 months na si Anver and personally sobrang natutuwa ako at every time na daladala ko siya sa daan, lagi na lang ako tatanong, ano bang motor yan? Ang pogi, ang forma, ang angas. So yan, tinanggal ko lang yung ating top box pero meron tayong top box na nakalagay dyan. Alloy na top box. So, ayun, una-una is yung looks. Kitang-kita naman natin kung gano'n siya kapogi. Punta tayo sa likod. Yan. Yung looks, kitang-kita natin kung gano'n siya kaganda. Yan. So, ngayon, first natin is syempre yung advantage. Bakit si RF5175 pa rin talaga is yung looks. Pangalawa natin is itong camelback. Itong camelback na seat. Yeah. So para sa akin ito yung isa sa pinakamahalaga especially pag maglo-long ride tayo or magra-ride tayo kasama yung back ride natin, napakasarap upuan. Sobrang sarap upuan, napaka-komportableng upuan. Syempre hindi naman mawala yung alay pero kasi nababawasan niya yung alay kasi nga saktong-sakto yung samipetan mo dito sa camelback na to. Yan. So malaking tulong talaga to. Tapos, isa pa dito is yung positioning ng ating foot. Pangtatlo na to guys, positioning ng ating foot. So, sabi ko nga, napakahalaga na komportable dapat yung pwesto mo, especially pag maglo-long ride ka. So, okay na yung ating seat. Andito naman tayo sa paa. So, ngayon dito sa ating paa, meron tayong pwedeng tatlong paraan pag nangangalay ka na, pag naglo-long ride ka. So, una-una, pwede mong straight dito yung paa mo. Pwede mong straight dito yung paa mo, pwede rin namang hindi. And kung gusto mo na medyo paporma habang nagra-ride ka, dito malagay yung paa mo. So ito lang yung advantage na RFI na para sa akin. Although meron din yung ibang scooter, para sa akin advantage pa rin to kay RFI. Yan. So yan, pag nangangalay yung paa ko, ini-straight ko lang siya. As in straight talaga. Hindi nakabaluktot, straight. So kayang straight dito yung paa ko. Pangatlo, pang-apat is... Ito ang pinakamahalaga especially sa ating mga scooter. So para sa akin, ilan lang ba ngayon sa Pilipinas from 125cc to 175cc ang merong kickstart? Diction RFI 175, meron siyang kickstart. So kahit masira yung ating electric start, makakatakbo ka pa rin. So pag nalobat yung battery natin, may start mo pa rin siya gamit itong kickstart. Okay. Ano pa ba? So, isa pa dito sa ating advantage, paano masasabing sulit pa rin talaga si RFI 175? So, punta tayo dito. So, yan, dito sa ibang scooter, especially 125, 150, 155, although meron silang nito, pero itong sa RFI iba, meron siyang passing light. So, yung ibang scooter, bibili mo, wala nito, magpapakabit ka pa. Dito kay R5175, pag binili mo, meron na. So, high beam. Tapos, pagka passing light. Yan. Meron siyang passing light. Built-in passing light. So, ito, lagi naman meron ito sa mga scooter. Busina. Tapos, ito pa yung malupet. Yan. So, sa ibang scooter, especially yung mga ka-level na 90 to 90,000 na scooter ngayon sa Pilipinas, is wala pang kill switch. Yan. So, walang kill switch. Dito kay RFI 175, meron na siyang kill switch. Yan. And also, meron na rin siyang
Hazard. So yan, ito actually napakahalaga niyan, especially sa halaga ni RF5175. Ngayon, hindi ko alam kung 92k na siya. So sa halagang 90 to 92k ni RF5175, meron na tayong built-in na hazard, kill switch at saka passing light. Yan. So especially isa pa dito sa malupit na advantage na meron sa RF5175 is yung digital panel niya. So digital at saka analog siya. Kung mapapansin niyo, ito yung digital, ito yung analog. So meron din diyang oras, time, nakikita natin yung time, yung bar ng battery and also yung fuel natin. Yan. So isa pa sa advantage ng RF5175, bakit siya pa rin yung pinaka para sa akin is the best, para sa akin the best na scooter sa Pilipinas sa halagang 90,000. So itong windshield niya, yan. So sa iba, although yung iba kasi nagpapalagi pa eh. So dito kasi meron na rin siyang built-in na windshield na tulong siya, especially pag umaharurot ka, pag medyo nabibilisan, gusto mo mabilis medyo yung takbo. So syempre nakakatulong to para mabasag yung hangin, yan. So motibay din siya, yan. Tapos ano pa ba? So, syempre sa performance naman, pagdating naman sa performance ni RFI, before yon, ito din, advantage din para sa akin at napakahalaga itong storage box compartment ni RFI-175. So, kung mapapansin nyo, malaki siya. Yan. Malapad din. So, yun nga lang, hindi kasha yung ating full face na helmet. Pero yun nga lang, marami tayong nalalagay dito. So, ngayon medyo kukunti na kasi nakapaghakot na ako sa loob. Pero, yun nga. Marami tayong malalagay dito. Especially yung mga papers, raincoat, yan. Marami tayong malalagay dito. So, ayan. Meron din dito yung free na tools. Ito, milalagyan tayo dito. Free na tools. So, built-in na rin siya. Kaya, isa din siya sa advantage. And also, ito pa. So, sa halaga 90,000, yung iba kasing mga scooter. Although, lahat ng scooter na lumalabas ngayong 2023 is meron ng built-in na USB cable or yung charging cable niya. So, ito sa RFI, sa halaga 90,000, meron na rin siyang USB port. Ayan. Ayan. So, meron siyang isang USB port and meron na rin siyang nalagyan dito. So, yung mga naglo-long ride na medyo mabilis malobat yung cellphone, hindi tayo mong problema kasi meron tayong charger, meron na rin tayong lalagyan. Ayan. So, isa pa dito sa advantage ni RFI-175 is yun nga, nakakilis na siya. So, andito na rin yung button ng seat tsaka fuel. Tapos ito yung kanyang switch. So sa halaga 90,000, meron ko ng dalawang susi na kasama. Tapos keyless na rin siya. Ayan. So yun, ano pa ba? Dito naman tayo sa kabilang side. So ngayon para sa akin okay na yung mga advantages. So pagdating naman sa performance ni RFI-175 para sa akin, the best pa rin talaga siya para sa 175cc category. So para sa akin kasi before pa ako bumili ng scooter na to, talagang pinag-isipan ko kung ano ba yung bibiling kong motor. Kasi although ito yung pinakaunang motor na sa akin lang talaga, sarili kong motor. So dati, from branded, nag-finalize ako na si RFI-175 na yung bibiling ko kasi nga unang-una nagustuhan ko yung looks, tapos ngayon ko na-experience yung ganda ng performance niya. So sa 2 years and 2 months namin magkasama, never pa niya akong binitin, never pa niya akong iniwan sa daan. At para sa akin, sabi ko nga, yung comfortability ng pagtakbo mo, yung positioning mo habang tumatakbo, yun yung pinaka-importante, especially pag naglo-long ride tayo. So para sa akin, pagdating sa performance, napakalupit pa rin ni RFI, napaka-solid. Sinamahan mo pa yung ganda ng looks pag tumatakbo ka at pag titingin ng kanila. Tanong yan, anong motor mo, ganyan. So para sa akin, napakagandang, napaka-advantage nun kasi kumbaga, bukod sa maporma na yung motor mo, maganda pa yung performance. So yan yung mga advantage na meron si RFI-175 na para sa akin ay ngayon 2023 siya pa rin talaga yung pipiliin ko. Napakalupit pa rin ni RFI-175. Ano natin yung mga disadvantages sa loob ng 2 years and 2 months ni RFI. Ano-ano na nga ba yung mga issue, yung mga, hindi naman natin masasabing sira, pero ano na nga ba yung mga lumabas na issue sa loob ng 2 years and 2 months ni RFI-175 sa akin.
So, unang-una, yun nga, yung battery ni RF5175. Siguro wala pang 6 months yung battery niya, medyo lumobo. Although, hindi naman siya sira, medyo lumobo lang. So, syempre, dahil cash natin siyang nabili, advantage din naman siya para sa akin na nakita ko kagad na lumobo yung battery kasi nga, napasok ko siya sa warranty. So, binalik sa akin yung pera na worth nung battery, then pinalitan ko siya ng mamahaling battery na Yuwasa na brand. So, yun, hanggang ngayon naman, okay na okay pa rin siya. Malakas pa rin yung hatak niya. Tapos, ayan. Yung pagdating naman sa switch, ito. So, sa 2 years and 2 months ni RF5175, nagpalit na ako ng switch ito. Yung buong ito, nagpinalitan ko na siya kasi nga, nasira siya. Although, yun ay kasalanan ko dahil sa paglilinis ko ng motor, medyo malakas ako magbuga ng tubig. Hindi ko alam na napapasok na pala ito. Hanggang sa nabasa na yung pinaka-charcoal niya sa loob, hanggang sa hindi na siya nag-start. So, kailangan natin palitan. So, ito, 2,400. So, ayan, ito. Bagong palit na rin ito. Kasi nasira siya. Dahil din siguro sa... Hindi rin ako nag-ingat. Pero ngayon, maingat na ako. Tapos, ano pa ba? So, yun, minsan... minsan, pagka sobrang lakas ng ulan, siguro hindi natin maiwasan, namamatayan ako. Ngayong magto 2 years na siya, namamatayan ako. Pero okay naman, bumabalik pa rin naman siya. Siguro hindi natin maiwasan yan sa motor ngayon na mamatayan ka. So, ano pa ba? So far, yun lang talaga sa 2 years and 2 months na nasa akin si RF5175. Yun lang talaga yung mga lumabas na disadvantages. So kung mapapansin nyo, mas marami pa rin talaga yung advantages. O ano bang reason bakit kailangan natin bumili ng RFI? Ano yung pinaka magandang basihan mo para masabi mo na, eh sige, RF5175 na yung kukunin ko. So far yun lang naman yung lumalabas na problema sa 2 years and 2 months. So ngayon, takbo pa rin siya si RFI. Hanggang ngayon, wala naman lumalabas na issue. Hanggang sa yon, pag may mga nakikita tayong magagandang pyesa na makakadagdag sa looks niya, binibili natin. So ngayon, yun lang naman guys, wala tayong masyadong disadvantages, wala tayong medyo issue kay RF5175 para sa aking unit, ewan ko lang dun sa iba. So ayan, ngayon, share ko naman ngayon sa inyo yung mga parts or mga additional pampaporma na nilagay ko kay RF5175. So una ito, itong axle cut, ayan, mura lang naman siya, 250 lang. So alloy na siya, dalawahan. Ayan. So nabili ko lang siya dito malapit sa amin, bilihan ng piyesa ng motor. So ayan, 250. Tapos itong sa handle, ito sa preno, ito mura lang to sa Shopee, parang nasa 50 lang to. So magkabila, nilagyan ko siya para kahit pa hindi madulas. Tsaka ito, hindi ko alam kung anong tawag dito. So, nabili ko lang din siya, 240 pesos. Ako na rin ang nagkabit nito. Medyo challenging lang yung pagkakabit. Kasi nga, dahil meron tayong yung luma, yung nakakabit dito. So, ayan, pampaporma rin siya. Ayan. Magkabila din siya, isang yun. Ayan. So, nilagyan ko na rin siya dito para makatulong sa atin. Pag naglo-long ride tayo, makatulong din. Tapos, ayan, naglagay lang tayo dito, nito, magkabila. Para hindi maputikan yung ating shock or hindi madumihan. At saka ito, mudguard, naglagay na rin tayo para hindi masyadong tumalsik yung putik pag nagra-ride tayo. Tapos, ayan, nagpakabit tayo ngayon ng bracket. Oo nga, bracket. Nagpalagay tayo nito na alloy. Hindi siya alloy, bakal. Tsaka yung ating alloy na top box. So, ayan, dito, nagpalagay din tayo ng axle cut na alloy din to. So, ayan, para mapaporma, pampaporma din siya. So far yun lang naman. So guys, ang masasabi ko lang naman ay especially doon sa mga nagko-comment sa ating mga video about RF5175, nagtatanong sila sa akin kung worth it pa rin bang bumili ng RF5175, ano bang masasabi natin? Bakit RF5175 yung ating i-recommenda? At talaga bang sulit? Kasi sinasabi nila, Rusi, ganito, ganyan si Rusi. Pero kasi ito kasi gawa ni Longja Company, so dinala lang kay Rusi para ma-rebrand or maipasok dito sa Pilipinas at maibenta ni Rusi. So para sa akin, worth it pa rin sa akin. Kasi nga, sabi ko nga, una pa lang yung performance at saka yung look niya, pinagsama, sulit pa rin talaga para sa akin si RF5175. So ayun, 2 years and 2 months si RF5175. So far, hindi naman niya ako nadi-disappoint. At yung kasama ko pa rin siya araw-araw. Kung saan man kami pumunta nung
Ngayon, asama ko, nakasiginasal na kami. So, yun, kasama pa rin namin siya. So, yun lang naman guys. Sana ay natulungan ko kayo makakapag-decide. Especially dun sa mga nagko-comment sa akin or nagme-message na, "Sir, pwede bang, ano, kumusta na yung R5 mo?" Ang dami nagtatanong, "Kumusta na yung R5 mo? Ano, worth it pa rin ba? Sulit pa rin bang bumili ngayon?" So, para sa akin na masasabi ko lang guys, para sa akin, oo. Para sa akin, sulit pa rin. Hindi ko pa rin ito ipagpapalit. Hindi ko siya ibebenta. Hindi ako nagsisi na RF5175 yung ginawa ko. Kasi hanggang ngayon kasama ko pa rin siya. So yung lang guys, yun. Intayin niyo yung mga susunod nating video. Yun nga, i-documentary natin sa RF5175. Every time na may lalabas na problema, i-video ko. Then itatanong natin sa mekaniko kung ano yung solution na ginawa nila para malaman niyo din. So, cause a solution sa mga susunod na video natin. So, maraming salamat guys. Thank you sa panonood and have a nice day and keep safe, RS. Bye-bye.